At mga minamahal ko, hallelujah, sa mga sumandaling ito, mga minamahal ko, tayo po'y darako na sa pinakamalagang bahagi ng ating pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya't bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo na po'y dagli ang tumayo, mga minamahal. At narito na po ang ating pinagbalang mga aral, ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nier. Praise the Lord. Hallelujah. Si beloved Brother Noel, our beloved elder. Pumalakpak muna tayo sa ating malapang Panginoon Jesus, mga minamahal. Let us pray. Opo, dakila at mapagpala naming Diyos, sama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapon, aming tao sa puso at marubdob na pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob mo sa amin upang sama-sama sa iyong sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugto ng banal na gawaing nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patotoo na tunay buhay, ang iyong mga salita at ang iyong mga gawa sa amin. Nakikita namin ang mga kamay na suma sa amin, mga himala na hindi matatawaran, ang mga awitin ay mga awit na iyong nilangisan ipinadama sa amin, napakatamis na presensya. Hanggang sa pagtatapat ng iyong mga anak na patuloy na dinaluyan ng masaganang pagpapalang material, pisikal, pinansyal, espiritual na pagpapala. At muli, narito kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ngunit kami munang lahat ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, buksan ang aming mga pangunawa at kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, aming maunawaan, lalo na yung mga salita na mababaybay namin ang iyong banal na kalooban. Lalong-lalo namin na mahal mga bisita. Sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved Pastor Will Distrad Almeda, the end time prophet of our time, aming sinasaway ang lahat ng uri ng mga hadlang antok, pag-aalinlangan, kas-out, anointed word of the Lord. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I prayed. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Say hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay, mga minamahal. Sabihin natin, hallelujah. Praise the Lord. Sintunado na, mga minamahal. Dahil yung iba kasi inaantok. Medyo nakakatulog yung iba, amen. Ang init-init, pero dahil sa huyuhuy ng hangin, sa totoo lang, masarap talagang matulog. Pero hindi po pwede, mga minamahal, dahil narito nga tayo sa ating lingguhang pananambahan dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Amen. Time check, 2:30, mga minamahal. Amen. Amen. At napakahalaga ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Kaya kumuha na kayo ng ballpen at papel. At ating pong pinapaabot ang ating tao sa pusong pagbati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeda. At lagi nating inaalaala ang mabuting mga aral na iniwan sa atin ng mga ligasiya ng ating dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeda. At magandang hapon na rin sa kanilang beloved children, children-in-law, and grandchildren throughout the world dahil yung ilan sa kanila ay nasa Amerika. Amen? Amen? Ating beloved brethren, ating beloved webcast viewers, amen? Magandang hapon po. At sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, sa ating mga beloved visitors, welcome po sa aming banal na gawain dito sa San Carlos. Pinagpala po kayong lubos. Amen. Aming kayong nakakasama upang mabahaginan ng napakahalagang ebanghelyo ng kaligtasan. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa tinag-iisang Diyos
ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Kristo. Last Friday, maminamahal, we are talking about the call that is with urgency. Amen. Amen. At last overnight, maminamahal, mayroon pa rin tayong napakagandang paksa. Yung willful ignorance. Amen. Amen. At ang ating mga kapatid na mga tumatayo, mga beloved choir members, lagi po yung nakatayo at may nagtitake note dahil may ano sila, mayroon silang lesson to learn, to be learned. At kayo naman sana, mga beloved brethren, para uuwi tayong may kabuluhan ang ating pagsamba, mamimaintain natin ating spiritual standard, ay magsulat din tayo para atin pong ma-make up yung atin pong maalala uli sa ating mga tahanan yung ating pinag-aaralan. Amen. Amen. Dahil sa isang service, makapag-memorize ka lang ng isang bersikulo. Amen. Sa isang buwan, mayroon kang 12 bersikulong maalala. Amen. Amen. Pinakamababa po yan. Pero kung wala tayong sinusulat, abutin ka man ng 15 anyos kahit isang bersikulo, wala kang maalala. Amen. Amen. Dahil habang patanda tayo, medyo mahina na, mapurol na yung ating memory. Pero hindi naman lahat. Mayroon pong mga tumatanda, lalo pong nagiging matalino. Sana lahat maging matalino. Amen. At sa hapong ito, patuloy ang ating pong pagpapaalala. Dahil we are now in the last days, amen. According to the book of 2 Timothy chapter 3 verse 1, perilous time shall come in the end time. Maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, atin munang basahin yan sa English, 2 Timothy chapter 3 verse 1. At pakihanda po ang 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 up to 11. Kindly sa English. Praise the Lord. From the book of 2 Timothy chapter 3 verse 1. This know also that in the last days perilous time shall come. Amen sa Tagalog. Amen. Hallelujah. Datapo at alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano po itong panahong mapanganib? Itong panahon ng mapanganib ay sa mga Kristiyano, kapag naiwan kayo sa rapture, dahil ang ating pag-aralan ngayon ay karugtong pa rin ng aking dinala last Sunday, before that Sunday na ating pong napakinggan yung willful ignorance, ay atin pong pinag-aralan yung araw ng Panginoon, the day of the Lord. Amen. Karugtong po ito, the coming of the Lord naman, ang atin pong pag-uusapan. Nakakatakot na bagay, maminamahal, dahil puntusan natin ang mainam itong araling ito. Dahil parating na po nitong buwan na ito yung pong vaccine. Amen. Amen. At pagkatapos niyan, huhupa itong pandemya maari. At sasabihin ng lahat, back to normal. Back to normal, pero hindi natin pinapansin, hindi natin napapansin na by 2025, wala na tayong bariyang makikita. At bago siguro mag 2025, bago maubos ang barya, magiging cashless society na po tayo. Amen. Amen. Itong lahat ng ito, maminamahal, ay paalala ito. Lalo na sa mga Kristiyano nag-iisip pa ng, sabi nga, future. Gusto pang magtapos ng pag-aaral. Gusto pang mangibang bayan, mangibang bansa. Gusto pang magtagumpay sa negosyo. Lahat
ng ating pong mga plano sa buhay. Lalo na sa ating mga beloved visitors, may dahilan kung bakit kayo narito. Maaring inimbitahan kayo o maaring mayroon kayong mga karamdaman, may mga problema, may mga suliranin. Kaya bibigyan namin kayo ng babala na minsanan pa maminamahal, hindi po pera, katanyagan, hindi po maminamahal, mga magagaling, mga uutak na mga tao ang kailangan, hallelujah, sa mundo upang ang mundo ay mabago. At hindi po ang ating kaalaman at ang ating kayamanan ang makapagpapaakyat sa atin sa langit upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Bagkus ang ating katatakutan, maminamahal, may magbabalik na Diyos ng sabi ng Biblia. Sa kanyang pagbabalik, ang kanyang galit at puot sa mga taong binabaliwala ang pangangaral ng mabuting balita. Napagamat, maminamahal, sinabi ng Biblia, hallelujah, ang Diyos ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pilit pa rin ang taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pilit pa rin sumamba sa mga inanyuang larawan. Pilit pa rin, maminamahal, hallelujah, na nagmamarunong ang tao. Pero sa oras na magbabalik na ang Diyos, maminamahal, kayo na aming nahasikan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, isang tiyak na bagay manatili sa inyong puso at sa inyong isipan at hindi nyo makakalimutan ang aming ihasik sa inyo sa araw na ito dahil ito'y panghabang panahon at kung sakali kayo po'y maiwan sa rapture dahil hindi kayo nakikinig sa aming mga pangangaral, hindi kayo magpatatak ng 666, hindi kayo magpalinglang sa Diablo na kapag ginagawa ninyo yung lagi naming binabanggit na tatakan ng 666, wala ng kaligtasan. Ang sabi ng propeta ng Diyos, mayroon ka na lamang 1% sa iyong kaligtasan. Ang 1% na yan, magpapugot ka pa ng ulo. Amen. Huwag naman sana tayong aabot doon sa pugutan ng ulo. Kaya kinakailangan makinig tayo sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Basa, kaili. 1 Thessalonians chapter 5, verses 1 up to 11. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Thessalonica, kabanata 5, talatay 1 hanggang 11, ito pong sinasabi, natapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin naman ang mga lubos na nangakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi makatatanan sa anumang paraan. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayong mga puyat at mga pigil. Sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi, at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. Datapwat palibhasay mga anak tayo ng araw, mga pigil tayo, na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man ay mga buhay tayong kasama niya. Dahil dito, kayo'y mga pangaralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyo gaya ng inyong ginagawa. Pagpalain po naman na Panginoon ang kanyang mga salita na ating binas. Take note, maminamahal. Mayroon po akong sinulat dito to focus on yung atin pong titingnan na napakahalagang bagay para mga keyword para hindi natin makalimutan itong ating pinag-aaralan. Dahil napapansin namin sa akin pong pangangaral since 1986 I've been saved. Ako'y naligtas dito sa ministeryong ito, 1986 pa.
parang nakikita ko sa mga gawaing aking dinadaluhan. 7 years sa Pampanga, dito po around 2021 or 22 years. Para lang tayo nagdadagdag bawas. Dagdag bawas, ibig sabihin, may maidadagdag, marami rin nababawas. Hindi na nanatili. Ang sabi rito, una po nating pansinin yung sinabi ng bersikulo, maminamahal, ng pinakauna, na ang sabi rito, but of the times and the seasons. Yan, no? Times and seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Dito daw sa kapanahunan, dito daw, maminamahal, sa bahagi ng panahon, ay hindi na tayo dapat sulatan pa. Kung paano po ang magsasaka, ang mangingisda, nang sabi ng magsasaka, magsaka ako ngayon, dahil uulan, kinakailangan makapagkuliglig ako. Para tamang-tama, maayos na yung lupa. Ang mga mangingisda, ay hindi ako papalaot ngayon dahil maitim ang silangan. Medyo maitim ang silangan, uulan ito, babagyo ito, o maaring bilog ang buwan, walang isda ang mahuhuli. Alam nila. Ngunit hindi nila binabantayan, lalo na sa mga Kristiyano, na itong atin pong dinanas ngayon na pandemya, itong ating dinanas ngayon na karahasan, amen, nagpapalit-palit lamang yan. Hindi lang disgrasya, hindi lang pagputok ng mga bulkan, amen. Ang nakakatakot dito, yung pong Big Bang na tinatawag, na isang putukan lang, intensity 50 na lindol, na lahat ng mga building mapatag, maminamahal, lahat ng mga bundok mapatag. Kahit saan magtago ang tao, wala na siyang matataguan. Kahit gusto niyang kamatayan, hindi siya mamamatay. Dahil sa hindi pagsunod, hindi pagikinig ng ebanghelyo ng kaligtasan, binabaliwala ang mga pangangaral. Amen? Amen. Kaya, panahon na para magising tayo. Sa mga beloved visitors, pinagpala kayo dahil panahon na para mamulat kayo sa katotohanan ng mga katotohanan. Wala nang katotohanan ng mga katotohanan kung hindi ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil sinabi ng Biblia, search therefore the scriptures for in them you think you have eternal life. And they are they which testify of me. Amen. Amen. Praise the Lord. Pangalawa, sinabi rito, the days of the Lord cometh like he is the thief in the night. Siya po ay para ng magnanakaw. Tanggalin na natin ang parang. Hindi magnanakaw ang Diyos. Pero ang Diyos ay magiging magnanakaw kapag hindi natin alagaan ang ating mga kaligtasan. Kunin niya ang ating pong mga kaluluwang ito. Kaya yung iba, maminamahal, ay dumadaan sa simenteryo. Amen. Dahil ang future nga ng sanlibutan ito ay simenteryo. Amen. Amen. Ang akin pong sinasabi ditong theft, hindi po theft na sinasabi ng Biblia na si Satanas ay pumunta rito upang magnakaw. Amen. Yung sinabi ng John, amen. Amen. Yung aking sinasabi ditong ang Diyos dito ay katulad ng magnanakaw na hindi natin alam anong araw magbabalik, anong oras magbabalik, kaya pinapadalo tayo ng Miyerkules. Kaya pinagpa-overnight tayo pag Friday. Amen. Kaya hindi lamang Sunday nandito tayo. Amen. Dahil kung Sunday ka lang, swerte ka kung mag-rapture Sunday. Amen. Pero hindi po tayo mag-alaswerte sa kaligtasan. Amen. Dahil ang kaligtasan, ang sabi nga ng propeta ng Diyos, this is a very important matter. Napaka dalisay na pagkakataon na ang sabi ng Biblia, in a moment, in a twinkling of an eye, we'll all be changed. Tayo po ay babaguhin. Kung ikaw ay masinop na naglilingkod sa Diyos, pinaglilingkuran mo siya ng masinop,
Miyerkules, Biyernes at Linggo. Makarating ka sa gawain, may katiyakan ang iyong kaligtasan. Pag nag-rapture ng Miyerkules, dala ka sa pagdagit ng mga banal. Sa Biyernes, nandito ka nagpupuyat kahit mayroon kang trabaho. Kinabukasan, magtatrabaho ka na naman dahil Sabado yan. Dahil magdamag kami kapag Biyernes. Amen. Amen. Andito ka pa rin, pag tumunog ang trumpeta, makarinig ka sa hudyat ng mahal na Panginoon. Sasama-sama tayo, akyat tayo para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kaya, hindi po natin pinag-usapan na ang Diyos ay magnanakaw. Ulitin ko. Siya daw ay parang katulad ng isang magnanakaw. Parang isang magnanakaw na hindi natin alam ang kanyang pagbabalik, kaya kailangan tayo maghanda. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May binanggit po dito ng sabi rito, maminamahal, peace and safety din sudden destruction kamit a pandim. As mamaya ating ating idugtong. Ang sabi rito, maminamahal, itong peace and safety. Pag ang tao ay naturukan na ng COVID-19 basen o baksen, amen. Amen. Sabihin na nila, normal na. Wala nang COVID, pwede na tayo magtrabaho uli. Then, ang mga Kristiyano na hindi natin nilulubayan na paalalahanan, akala nila dahil wala nang COVID, tuloy ang ligaya. Talikod na naman. Hindi nila naalaala na last two Sundays ago, na pag-usapan natin na itong year 2001, 2002, and 2003 ay year of the best ito. Ibig sabihin, sa year of the best, nandito po tayo sa Great Tribulation Period na ang sabi ng Biblia, maminamahal, this Great Tribulation Period, maaring dito po matapos ang paghihirap ng mga Kristiyano. Hindi natin pinipredict, maminamahal, na talagang ito po ay mangyayari talaga nitong 3 years dating sinasabi. Pero kinakailangan tayo maghanda. Amen. Kung pista lang, maghahanda ka, mangutang ka pa. Amen. Amen. Kung Pasko, birthday ng mahal na Panginoon, nagsisikap tayo makasama ang ating mga mahal sa buhay para lamang, maminamahal, maalala natin, may papadama ang ating pagmamahal. Amen. Amen. Birthday natin, ating pinapahalagan dahil birthday. Kinakailangan, tayo po ay gagastos dahil birthday natin. Ano pang mga mahalagang okasyon? Ay hindi ba mahalaga itong rapture of the church? Yung kahalagahan sa paningin ng Diyos as an apple of His eyes. Amen. Na tayo daw po ay mga mansanas sa kanyang paningin. Itong mga Kristiyano dito na nagpupuri, sumasamba araw at gabi. Amen. Amen. Ang tawag sa atin, apple of the eye ng mahal na Panginoon, hindi niya paalalahanan. Ang sabi ng Biblia, oras na mag-proclaim na daw po ang mundo na sasabihin, peace and safety. Ang sabi ng Biblia, sudden destruction shall come. Sudden! Anong pagkakaiba ng sudden at thief in the night? Pareho. Amen. Amen. So kinakailangan pala talaga na bantayan natin ang ating mga sarili, ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig, at bantayan natin, maminamahal, ang ating kaligtasan. We must have to guard our salvation, dahil kung pababayaan natin yan, maminamahal, isang tiyak na bagay, maaring masayang yung ilang taon mong pinagsusunugan ng kilay. Nakaligtasan na yan. Kaya ang sabi ng ating mahal na pastor, sabihin sa mga kapatiran, huwag mag-absent sa Miyerkules. Sabihin sa mga kapatiran, mag-overnight sila. Huwag lang Sunday. Bakit? Nakita ninyo, kapag ikay laging dumadalo, hallelujah, habang nakikiisa ka sa pagpupuri, sa pananalangin, sa pagbibigay ng may katapatan, pakikinig ng ebanghelyo ng kaligtasan, pakikinig ng mga patotoo, madadagdagan ang iyong pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Isang kapatiran natin, maminamahal,
Brother Dandan, Ruiz. Ang sabi niya, overnight lang yan. Ayaw kong sumama sa iyo ma. Kayo na lang mag-overnight. Dahil kapag nag-overnight, ando lang sa ibaba ng Amoranto. Pagdadalo ng Miyerkules, ando lang sa baba ng Amoranto. Pagdating ng Linggo, ando lang sa ibaba ng Amoranto. Anong mayroon sa ibaba ng Amoranto? Pagkain. Chismis doon, chismis dito. Usapang walang kabuluhan sa mga dabarkads. Hindi pupunta doon sa taas sa aisles, hindi bababa dito sa harapan ng pulpito para makinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. Amen! Amen! Makinig sa pulpito, hindi! Isang araw, maminamahal, na naginip siya overnight prayer, dinala si Brother Dandan doon sa impyerno. Bumulusok siya, maminamahal, sa ilalim ng impyerno. Hallelujah! At that time, maminamahal, namatay si Brother Dandan. Namatay. Bumulusok siya sa impyerno. Pagdating niya sa impyerno, maminamahal, hallelujah, overnight. Hindi siya nag-o-overnight. Pagdating niya sa impyerno, nakita niya ang kanyang mga dabarkads sa likod. May patotoo dito, may patotoo din sila. May preaching dito, may preaching din sila sa Amoranto. Sa baba, may mga usap-usapan din sila doon sa ibaba na ibang usapan dito sa pulpito. Ang nangyayari, maminamahal, hallelujah, nakita niya yung mga dabarkads niya na patay na. Patay na! Nakita sa impyerno! Mayroon palang mga dabarkads niya, barkada niya, maminamahal, na ninigarilyo pa. Naghihit-hit pa ng marijuana, gumagamit pa ng syabo. Pagdating sa impyerno, maminamahal, kasing laki daw ng katawan, ng niyog, ang sigarilyo, isasaksak sa bunganga ng tao. Walang ibang gagawin araw at gabi, kung hindi, hit-hitin po yung sigarilyo. Mainit na, andun pa, sinasaksak pa yung sigarilyo, yung marijuana. Grabe! Yung naglalaro ng basketball, naglalaro, maminamahal, ng hindi kalugod-lugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Grabe daw doon, maminamahal. Pati po yung mga hindi matapat na Kristiyano, may swimming pool pa daw doon. Andoon daw po yung mga Kristiyanong hindi nagbibigay ng may katapatan ng kalikasapong bahagi at handog. Araw at gabi, maminamahal, kinakain yung asopri. Araw at gabi, yung fire. Yung pong hindi po mapatid-patid. Sumigaw na si Brother Dandan, maminamahal. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin ito. Hallelujah, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi na ako mag-stay doon sa ibaba ng Amoranto. Doon na ako, tatabi na ako sa mama ko. Tatabi na ako sa papa ko. Sasamba na ako sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Sigaw siya ng sigaw, maminamahal. Sigaw na sigaw. Walang nakikinig sa kanya. Nanalangin siya. Kahit sa impyerno, nanalangin siya. Mahal na Panginoon, suguin mo siya, mahal na pastor, kunin ako dito sa impyerno. Nung manalangin siya, maminamahal, bago yan, ang kanyang kasambahay tumawag sa pastoral. Tumawag, "Kuya, ipanalangin mo si Brother Dandan. Ito po, patay. Wala na pong buhay, wala na lahat." Tinawagan yung kanyang nanay, nag-overnight sa Amoranto. Hallelujah, hindi makuntak. Tinawagan ang mahal na pastor doon sa Amoranto, Bilabid Mamadir, hindi makuntak. Walang nakuntak. Ang nakuntak, yung naiwan sa pastoral. Na yung naiwan sa pastoral, doon sa kanyang panaginip, naiwan din sa rapture dahil hindi nag-overnight. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon din kasi dito nag-overnight tayo, pero yung iba nandiyan sa mga kwarto natutulog. Amen. Kaya paalala to sa ating lahat. Amen. 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 Mayroon nga, maminamahal, ang sarap ng puri natin dito. Masarap ang puri natin dito. Lalo na yung mga istiin. Sabi ko nga, paminsan-minsan lang naman, kaya okay lang.
Ang pastoral worker kasi, tuloy-tuloy yan, Lunes hanggang Linggo. Pero hindi ko pastoral worker tayo, hindi tayo matutong magpuri. Lalo yung mga bata, hindi natin turuan. Ang sarap ng puri dito, ang sarap ng laro doon. Pinapawisan sa laro, hindi pinapawisan sa pagpupuri. Palakpakan natin natin mga Panginoon. Di baling magpapawis ka sa pagpupuri, huwag lang doon sa laro. Amen! Amen! Baka sabihin natin, mga bata pa po yan, beloved ordained preacher. Anong sinabi ng Biblia? Turuan mo ang bata habang siya bata para lahat ng maituturo natin, madadala niyan hanggang paglaki. Anong madadala niyan? Andoon, sa laro. Hindi na mautusan maghugas ng pinggan, magsaing, mag-igib ng tubig, magsibak ng kahoy. Amen? Amen! Praise the Lord! Anong hawak-hawak? Gadget. Kahit nga dito, talagang ating sinasaway. Kaya kinukuha ng mga gadget dito, dinadala sa information. Pero mayroon pa rin nakakalusot, andyan pa rin, hawak pa rin, kahit pagiginig ng ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi nila alam, ang sabi ng Biblia, peace and safety. Ito na ngayon, ayos na ang ating kalagayan. Pero si Dandan Maminamahal, ang sabi niya, nung siya'y manalangin, Mahal na Panginoon, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo ako sa lahat kong nagawa. Mag-overnight na ako. Dadalo na ako ng Miyerkules. Hindi lang Linggo. At hindi na ako mag-stay. Doon sa mga kantin. Doon sa ibaba. Maging seryoso na ako. Dumating ang kamay, Maminamahal, bumaba doon sa impyerno. Hinawakan siya. Inakyat siya. Pag-akyat sa kanya, nakita niya ang mahal na pastor. Kinuha siya doon sa impyerno. Kailangan pa ba natin ang mahal na pastor, Maminamahal, para gisingin tayo sa katotohanan? Mayroon ng mga extension na mga mangangaral. Mayroon ng mga ordained preacher, mayroon ng mga preachers, mayroon ng mga elders na nangangaral sa atin. Hallelujah! Hindi pa rin tayo nakikinig dahil anong dahilan? Dahil kasakasama lang naman natin sila. Yung mga elders, yung mga preachers, yung mga pastoral workers, yung mga ordained preacher ay halos natatapik-tapik na natin. Hindi yun ang pinag-uusapan. Amen! Ang pinag-uusapan natin dito, magbabalik ang Diyos. Ang kanyang babalikan ay yung mga Kristiyano without wrinkles, spotless. Amen! Walang kulubot na mga Kristiyano. Nagsisikap, araw at gabi dumadalangin, humihikbi, nag-aayuno, nagpupuri, nagbibigay ng may katapatan, namuhay na may kabanalan, upang matanggap nila ang pangako ng Diyos. Ngayon, Maminamahal, sabihin natin, pari-pariho lang naman kami. Hindi po pari-pariho. Kinakailangan ipagtrabaho natin kanya-kanya ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Ihanda natin ang ating mga sarili dahil magbabalik ang Diyos. Kung hindi ka karapat, dapat bigyan ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi mo matatanggap yan. Amen? Amen? Everybody shall praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi dito, Maminamahal, sudden destruction cometh tulad ng nanganganak na babae. Nakita ninyo yung nanganganak? Lahat ng mga nanganganak na mga kababaihan na dadanas talaga ng panganganak. Ang sabi nila, ang isang paa daw nasa hukay na. Isang paa lang daw ang nasa taas o nasa buhay, kung buhay pa ba. Ang isa daw, bali, 50-50. Amen. Amen. Ganun, Maminamahal, ang kalalagayan natin kung hindi tayo maghahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Dahil maraming nagsasabi, tuwing Linggo naririnig na ninyo ito, matagal pa, Brother Noel, Brother Boboy, Brother Jobs, matagal pa magbabalik ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Dahil gusto ko pang matapos ang aking pinag-aralan. Gusto ko pang yumaman dahil nagpakanda ng kita ng aking negosyo. Hindi ka naman pinagbabawal magnegosyo, maghanap buhay. Hindi ka naman pinagbabawal at titigil sa pag-aaral. Pinangangaralan tayo na huwag tayong magliban sa gawain. Amen? Na kinakailangan mamuhay tayo na may kabanalan. Na kinakailangan maging matapat tayo. Amen? Kinakailangan, Maminamahal, huwag dating suluhin ang ating kaligtasan. Atin itong ipamahagi sa mga nailangan. Amen? Huwag tayong maging selfish.
Amen! Napakahirap yata maiwan sa rapture. Amen! Amen! Bukod pa sa tatakan ka ng 666 kung mayroon kang anak na dumididi, ngayon nga lang eh, nagre-reklamo na tayo, hindi tayo papasukin sa mga mall, hindi tayo papasukin sa mga groceries, dahil kinakailangan pang titingnan ka kung wala kang COVID, kinakailangan pa, maminamahal, na ilista mo lahat, pati yung mga numero ng cellphone mo, dahil para masunod ka, umasundan ka kapag mayroon kang COVID. Eh ano ngayon, sa 666 na natatakan, kapag na-impos na, alam ko, si Presidente Duterte, mayroon ng national ID, bilang pagpapatunay na hindi masama ang national ID. Lahat maminamahal, minamindset na tayo. Lahat na akala natin, okay lang ang tataka ng 666, pero hindi natin alam, minamindset tayo para huwag tayong mabigla ang ilalagay na pala sa inyo tulad ng vaccine. May kasama na palang makuha ang DNA mo na kahit anong oras, maminamahal, makukontrol ka na nila. Andiyan na yung virus sa katawan mo. Andiyan na yung kanilang mga sinyalis sa katawan mo. Kahit saan ka magpupunta, alam na nila kung sino ang may vaccine at sinong hindi. Sa bagay, sa Pilipinas, 60% lang ang mabakunahan. Kaya sigurado tayong lahat sa 40%, baluwag pa. Amen. Amen. Ngunit itong babala na ating binasa sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 up to 11, ito nga po'y pagpapaalala sa lahat ng mga mananampalataya na kinakailangan magiging alisto tayo, maging alerto tayo. Huwag tayong maging makot ng unaware. Ang sabi ng Biblia, huwag tayong maminamahal datnan na nandito sa kagandahan na itinatanyag sa talagang busilak na mga panggugulo ng sanlibutan para ibalik tayo. Marami na maminamahal. Marami nang nabiktima. Amen. Anong saan sila nabiktima? Kunting rebuke, kunting paalala, kunting pagtutuwid, talikod na, babay na kaligtasan. Amen. Amen. Tulad ng ating beloved Sister Lily Leonor. Sabi ng ating mahal na pastor, Sister Lil, mahaba na masyado ang buhok mo. Itrim yan. Sumama ang kanyang loob. Sabi ng mahal na pastor, ayaw kong paputulan ito. Ayaw kong itrim. Gusto kong hanggang talampakan ang buhok ko. Ang sabi ng mahal na pastor, hindi magandang tingnan. Baka sabihin ka pang aswang. Hindi ka naman si Rapunzel. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa madaling salita, hindi sumunod. Dahil hindi sumunod, maminamahal, pinalo ng Diyos, namatay. Namatay, Sister Lily Leonor. Yung choir member na pinakamatanda dyan sa Metro Manila hanggang ngayon. Makinig kayo dahil ito'y may aral sa atin. Magtatlong araw na tinawagan ng mala pastor, kasi hanggang tatlong araw, mainit ang katawan, hindi yung pinambansa mo. Sabi ng mahal na pastor, pupunta ako, ipanalangin ko. Pinuntahan ng mahal na pastor para ipanalangin Sister Lily. Pinaliwanag sa kanila, bakit pinalo ng ganon? Dahil hindi sumunod sa pastor, hindi sumunod sa ordained preacher, hindi sumunod sa mga mangangaral na nangangaral sa kanila dahil asawa nila, elder lang. Huwag nating lalanglangin yan. Dahil kung walang elder, walang makapangaral sa atin. Amen. Kung walang mga manggagawa, walang magpupuri. Kung walang ordained preacher, walang magiging director sa gawain. Eh, magiging topsy-turvy tayo. Amen. Lahat ng bagay ay sangkap sa iglesia para tayo maging matatag sa ating pananampalataya. Huwag tayong mapababayaan. Maayos ang ating buhay espiritual. Masusubaybayan tayo. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Pagkatapos nilihas ng mahal na pastor, bumangon Sister Lily na buhay. Patay na ng 3 days na buhay. Say, ang ibig sabihin, maminamahal, simply lamang, to obey is better than sacrifice. Ang sumunod ay mas mainam sa kaysa hain.
Nag 40 days fasting ka man, nag 100 days fasting ka man, tulad ng pastor ng Kulyon, Ukurun, Ukulyon, maminamahal, nag 100 days fasting, nang sabi na, hindi ako susunod kay Pastor Almeida, kinakailangan ako pang pupunta kay Pastor Almeida, at ililihans ko siya para sa'y gagaling, lalakad muli. Grabing kayabangan. Amen? Amen? Anong nangyari? Nagkrusada sa Kurun. Hindi pa nakarating sa kalagitnaan ng Kulyon at Kurun, namatay ang pastor na kapag 100 days. So, hindi pala sakripisyo kung nakapag-fasting ka ng 40 days, 100 days. Pakinggan ka na kagad-agad ng mahal na Panginoon. May itinalagang propeta ang Diyos. May itinalagang guru ang Diyos. May itinalagang pastor. May itinalagang apostol. May itinalagang pastor. Sumunod tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating bilabing Sister Lily, maminamahal, nakarating ako sa langit. Ang sabi na nagpatuto siya, ang sabi na mahal na Panginoon, anak, hindi mo pa oras para ikay mamatay. Pinakita ko sa iyo ang iyong kalagayan ngayon na ang pastor mo na hindi sinunod, ito ang pastor na aking kinalulugdan at napakalakit, lapit sa aking puso. Mahal na mahal ko ang pastor na ito, ang sabi na. Bumalik ka na sa lupa dahil ipinanalangin ka na sa pastor na ito. Kaya bumalik siya sa lupa. Ayaw mong sumunod. Ang sabi na, mahal na pastor, maraming maraming salamat. Ang mga panalangin mo, tagus-tagusan sa langit. Ibig sabihin, maminamahal, hindi tayo nagkakamali. Lahat ng mga turo ng ating mahal na pastor, lahat ng aming tinuturo dito, wala tayong nilalagpasan, wala tayong pinipili, hindi tayo kagaya, maminamahal, na mga magagaling manalita, magaling sa television, sa radio, grabe ang kalang pananalita, enticing word, pero ni isang galis, walang gumaling. Amen. Ni sipon ubo, walang gumaling. Dito, ordinaryong mananampalataya, ordinaryong worker, manalangin yan, pagsisihin ang may karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, ipatong ang kamay, gagaling ang may karamdaman sa pangalan ni Jesus, dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Ang kasalanan, maminamahal, mag-aanak yan, magiging karamdaman. Kaya kapag ikaw ngayon ay may cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, bunga yan ng iyong kasalanan. Sa oras na ikay tatanggap kay Kristo bilang iyong tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus ayon sa formula na sinabi ng Biblia. Magulat ka, pinatawad na ang iyong kasalanan, gagaling ka pa sa karamdaman mo, magmana ka pa ng langit at buhay na walang hanggan. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Eh, napakainam, maminamahal, na maglingkod sa Diyos. Amen! Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, di shall not escape. Wala pong makaka-escapo. Ibig sabihin, hindi yung panlalamig ng mga Kristiyano ngayon nanonood sa ating webcast. Hindi ka dadalhin sa langit sa panlalamig mo, kapatid. Amen. Amen. Nakikita na lang natin sila. Boboy Nier is watching. Dahil si Boboy Nier ay nanlalamig, nanlulupaypay. Naribyok, napangaralan, nakalagay doon, is watching. So hanggang webcast na lang. Natisod ka sa pagbibigay? Natisod ka dahil sa pangangaral? Natitisod ka sa ordinary preacher mo, sa pastor mo, sa mga beloved babies? Hindi yan makakatulong sa'yo para akyat ka sa langit. Magsisi ka. Gawin mo yung una mong pag-ibig. Ibalik mo ang iyong unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Dumalo ka, magpuri ka, manalangin ka, magayuno ka. Isang tag na bagay, ibabalik sa iyo ang iyong kainitan sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Idati na kasing nanlalamig eh. Ginawa lang dahilan ang rebuke ni Brother Boboy. Amen. Ginawa lang dahilan ang rebuke na narinig sa aking mahal na anak, sa aking beloved wife, nung siya pa'y nabubuhay. Tuloy, babay na kaligtasan. Kaya maminamahal, mag-isip tayo, maging matalino tayo, may magbabalik alang-alang sa ating kaligtasan. Hindi tayo pababayaan, maminamahal, hallelujah, na comfortless. Magbabalik ang Diyos, maminamahal, ang sabi ng Biblia, sa ayaw natin at sa gusto. Kung hindi ka naniniwala na we are now in the year of the best, so be it unto you.
Pero ang aking sasabihin sa iyo, magbabalik si Kristo alang-alang sa amin na sumampalataya, nagtitiwala, naniniwala sa kanyang mga salita. Kung ayaw ninyong maniwala, kung ayaw natin maniwala, nasabihin na natin, magtatagal pa, gagraduate pa ako, maging doktor pa ako, maging abogado pa ako, maging inhinyero pa ako. Ano pang ating pangarap? Kung hindi ka pinapalo, sayang yung pangarap na yan. Hindi ka anak ng Diyos. Pero kung pinalo ka, huwag naman sanang pupunta sa future, sa sementeryo, makapagsisi ka, makabalik ka muna sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang ating malapit na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamalapit. 1 Corinthians chapter 1, verse 6 up to 9. Dahil ang sabi rito, maminamahal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pang 8, maminamahal. Ang sabi rito, we are the children of light. Amen. Kaya, tayo daw po, minamahal, ay mga tunay na mga hinirang ng Diyos, anak ng kaliwanagan. Kailangan tayo, maminamahal, lumakad sa kaliwanagan. Amen. Amen. Huwag tayong lumakad sa kadiliman. Huwag nating pagsabayin ang liwanag at ang kadiliman. Amen. Sumasamba ka ngayon. Andito ka. Linggo. Bukas, babalik ka sa tungga-tungga ng alak na nakakalasing. Bukas, nagmumura ka. Bukas, hindi ka na naman namuhay na may kabanalan. Nagsushort-short ka. I'm sorry to the new ones. Ang mga kababaihan, ang sabi ng 22 verse 5, binanggit ng ating testimony leader kanina, hindi tayo pwede magsuot ng pantalon dahil ang pantalon para sa mga kalalakihan. Ang babae kinakailangan magpalda dahil ang palda at ang mahaba ang buhok ay gloria sa paningin ng Diyos. Prinsesa ka. Reyna ka sa paningin ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basa. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng 1 Corinto, Kabanate 3. Kabalay 1, 6 hanggang 9. 1, talate 3 hanggang 6. Amen. Sumayin nyo nawa ang... Amen. 6 hanggang 9. Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Kristo, ano pat kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Heso Kristo, na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Heso Kristo na Panginoon natin. Oh, tingnan niyo, minamahal. Ito. Ayan, basahin. Nabasa naman natin, sinusundan natin sa English. Praise the Lord. Sinabi rito, even as the testimony of Christ was confirmed to you, so that he come behind in new gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Blameless. Walang dungis, walang kulubot. A perfect church without blemish, without wrinkles, will be brought to heaven. Walang tungis, walang kulubot, walang kasalanang gawa. Nagkakasala tayo, pero pagdalo ng Miyerkules, mapapatawad tayo. Nagkakasala tayo, Huwebes, Biyernes, pagdating ng overnight, napapatawad tayo. Pagdating ng Sabado, nagkasala ka. Pagdating ng Linggo, pinapatawad ka. Kaya kinakailangan, narito tayo tuwing gawain. Dahil sinabi ng 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sins to our dearest Jesus, He is faithful and just to forgive our sins. Yan po. Sa tuwing tayo nagkakatipon, ito, napakahalagang patotoo, pangatlo ko ng pinatotoo, patlong baga, bisis na. Isang kapatira natin, maminamahal din sa Pampanga, na buong akala nila, nagbibigay naman siya, dumadalo naman siya, amen, akala niya, okay na siya, magmana na siya ng langit at buhay na walang hanggan. Pero ang nagiging problema, ito po, pinalo siya, pinalalahanan. Dahil ang lahat ng minamahal ng Diyos, pinapalo ng mahal na Panginoon. Nagkaroon ng cyst ang kanyang ilong, maminamahal. Tinubuan ng laman.
gusto ng doktor operahan. Nag-trigger ito ng anak pa ng marami pang karamdaman. Nagkaroon ng high blood, nagkaroon ng mataas na kolesterol, nagkaroon ng mataas na blood sugar, nagkaroon pa ng vertigo. Nung kaharap ako, kausap ako, nangusap sa akin, para siyang anghel na maamo. Ang sabi niya, alam mo, beloved OP, alam mo, beloved Brother Boboy, akala ko tama ng aking ginagawa. For 14 years na nanalangin akong pagpapalain kami, pasaganain kami, pinasagana ako. Nananalangin ha, nananalangin siya. Ang sabi niya, dati-rati wala kaming sasakyan, wala kaming tahanan, kita niyo naman ang tahanan namin doon sa aming lugar, diyan sa Pampanga, gaano kami kahirap. Pero nung pinagyaman ako, ang sabi na, nagbibigay ako, akala niya, tama na ang pagbibigay. Anong pinaliwanag sa atin kanina? May pamantayan sa pagbibigay. Amen. Ang kanya palang nasunod, ikapu lang, walang handog. At ang masaklap, ang handog, kinukontrol pa. Palakpakan muna natin ang ating malupang inoon. Kung kumita ng 10 milyon, ang ikapo, 1 milyon binibigay. Pero yung 1 milyon, ibibili ng pangailangan sa pastoral. Ibibili ng maibibigay sa mga kapatiran. Pag may magkukrusada ng mga outstations, padala siya ng leaflets. Padala siya ng kunting tulong hanggang ma-upsit ang 20%, which is not right. Hindi po tama. Kailangan talaga pag nagbibigay ka, huwag kang manghinayang dahil kumita ka na ng 10 milyon, huwag kang manghinayang sa 1 milyon na ikaw na magkokontrol. Amen. 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 Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Nasusundan mo ba ninyo ako? Maminamahal. Wala bang natutulog? Dahil walang pagkakaiba sa ating outstation na hawak isa. Nung siya nagbibigay, napagawa natin ang chapel, naging trusses, nilagay ang in-extension, nilagyan ng yero, naayos ang pulpito, amen, lahat naayos, hindi na nagbigay uli. Nung magbigay, nagpagawa ng dalawang quarter, inayos ang toilet, ginaya ngayon nung isa. Yung isa naman, magugulat ka. Magpapabless ng mga sasakyan worth millions. Sabihin na natin yung kanyang binibigay o yung kanyang nabiling ari-arian, inaabot ng 3 million. So sa 3 million times 0.2, may 600,000 supposed to be. Nagpagawa, inayos yung chapel. Akala mo talagang inayos. Ano lang naman yung halaga niya ni hollow blocks lang. Labor. Ngayon, sinasagot pa yung bakod. Sumahin mo sa kanyang ikapot handog sa 600,000, wala pang 100,000. E di, hindi na ibigay ang 500,000. Paano makagalaw ang mga mangangaral? Paano maayos at masunod ang plano? Dito kung maging matapat lang tayo, maminamahal, doon, iilan lang sila. May mga negosyo, may mga hanap buhay. Dito, mabilang sa daliri yung makikita natin yung mga matatapat. Dahil alam ko, maminamahal, dahil alam ko ang pumapasok at inirimit natin sa ating dearly beloved pastor. Sa madaling salita, maminamahal, ang sabi niya sa akin, beloved OP, ngayon ko na pagtanto, hindi pala ako marunong manalangin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Itaas ang kamay sa mga lahat na mga marunong manalangin. Be honest. O, see? May hindi nagtataas. Ang ibig sabihin sa hindi nagtataas, hindi marunong manalangin. Ang sabi niya, ang akala daw niya, tama na yung kanyang ginagawa.
Yun pala, sumasabay na lang siya sa panalangin ng preacher during gawain. Di, 3 times a week lang siya nakapanalangin. Amen po ba, mami na mahal? Kasi dadalo sila 3 times a week eh. Hindi siya nananalangin sa bahay bago matulog at pagkagising. Hindi siya nagpupuri sa umaga at hapon. Kahit sa pagkain, hindi siya nananalangin. Thank you Lord lang. Thank you Lord. Kain agad. Dahil sumasabay lang siya doon sa mga nananalangin. Yun ang kanyang pagkakamali. Ang sabi niya, maraming salamat sa Diyos. Mahal na mahal pala ako ng mahal na Panginoon. Dahil sa palo ko ngayon, ang sabi niya, na-realize ko, kailangan kong matutong makipag-usap sa Diyos. Dahil ang prayer po ay pakipag-usap sa mahal na Panginoon. Ang sabi niya, may minamahal ngayon, unti-unti akong tinuturuan ng mahal na Panginoon. Binigyan siya ng kunting space sa pastoral para gawa ng bahay ng kanya pong pahingahan. Nagpupuri na siya ngayon, umaga't hapon. Kaya lahat ng mga Kristiyano na inaayawan ng pastoral, ayaw makapag-stay dito dahil mas gusto pa sa labas. Dahil inaayawan ang pagpupuri, hindi kayo matatanggapin sa langit. Dahil sa langit, wala tayong ibang ginagawa kundi magpuri ng magpuri, ng magpuri ng magpuri, manalangin ng manalangin, magpasalamat na magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung nagugutom ka, mayroon pong tree na 12 fruits doon. 12 kinds of foods. Kain ka lang ng kain doon. Pagkatapos mong kumain, puri ka na naman ng puri sa Diyos na iyong may likha. Kaya dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayong magpuri. Kung wala kang ganang magpuri, lahat ng hindi natutong magpuri, hindi marunong magpuri, mayroon akong isang mag-asawang puro engineer, wala na dito sa gawain dahil ayaw nilang pagpupuri. Puro engineer yun. Ayaw nilang magpuri! Dahil gusto nila, sulim lang daw. Yung sulim. Eh kung sulim, di matutulog lang tayo. Paano yung sinasabi ni David? Ni David? Sabi ng Biblia, David shout, dance with all his might, with all his strength. Sumamba siya sa malapainun, lumulukso, pinagtatawanan ni Mikal. Amen? Amen? Ang sabi, maminamahal ang ating beloved brother Edwin. Ngayon, wala akong ginamit na gamot. Wala akong ginamit ng ano paman. Ayaw kong magpaupira. Nung chinik up daw, maminamahal, nagulat yung doktor. Anong ginawa mo? Bakit nawala ang bara sa sinusitis mo? Anong ginawa? Bakit nawala yung namaga na laman dito sa kanyang pisngi? Ang sabi niya, ako'y Kristiyanong taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako'y pinaalalahanan lamang ng mahal na Panginoon. Ngayon natuto na ako. Umiiyak siya, maminamahal. Hindi na ako umimik. Ang sabi ko, maraming salamat, mahal na Panginoon. Ilang beses ko nang sinisiran ito. Dahil hindi lang aking best friend ito. Kumpare, kapatid, anong aming pong kaugnayan dito. Ilang beses kong sinisiran. Dahil ang first time dito, maminamahal, may prayer request siya na 13 million grinant ng mahal na Panginoon. Ibinigay ng mahal na Panginoon. Ang ating natitikman dito, pulitos na ipinamimigay. Dahil nagkrusada tayo. Nakatikim man lang sana tayo ng mapakisami man lang ito at mapagawa ng maayos itong ating chapel para lalagyan ito maminamahal na katulad ng Venetian sa Macau. Ang ganda nitong tingnan. Itong ating bahay-sambahan, nangangarap lang ako pero darating ang araw. Pag tingala ninyo dyan, makikita ninyo parang nandun kayo sa ulap na inaantay natin ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Kahit mural lang, mural. Mural, mural. Imi-mural natin ito para pag tingala natin, madali natin maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Amen. Kung maging matapat tayo, kahit ganun man lang sana, masaya na ako. Amen. Tuwang-tuwa na ako. Pero tuwang-tuwa ako, maminamahal,
na dinidinig ng Diyos ang aking panalangin. Nang sabi ko, mahal na Panginoon, huwag nawa mahiwalay ng pamilyang ito sa kayamanan, hallelujah, sa karangyaan, sa fame, ang ganda ng bahay, maminamahal, ang sasakyan, 14 yata na sasakyan, mga ari-arian na kabili ng mga lupain, napakalaking mga lupain. Pero hindi palakyat sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Ngayon, namulat siyang sabi niya, gagawin ko na ang aking kakulangan. Tulad ni Sakeyo, ang sabi ng maminamahal, ang aking mga utang lahat sa pagbibigay, ang aking mga utang lahat, babayaran ko yan. Gusto kong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Aanuhin ko ang aking kutsing marangya. Anuhin ko ang aking bahay, 3 palapag. Anuhin ko ang aking ari-arian kung ako lamang ay iiwanan pagtunog ng trompeta. Gusto kong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sa piling ng mga Kristiyano, gusto kong akyat sa langit, hallelujah, upang sasalubong sa ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya, doon ako nagagalak. Sabi ko, maraming salamat, mahal na Panginoon. Tunay kang Diyos na tumutugon ng dalangin. Dahil lahat ng mga Kristiyanong ating minamahal. Amen. Amen. Mga pamangkin, mga apo, mga kapatid sa laman, mga tiyagin, mga tiyuhin, kung pwede lang natin bilhin ang kanilang kaligtasan, bayaran ng 1 milyon, gagawin natin. Yun ang sinabi ng mahal na Pastor. Amen. Amen. Dahil napakahalaga ng kaligtasan. Kaya sinabi mo minamahal ng 1 Corinthians chapter 15 verse 22 up to 28, malapit na tayo magtapos. Pakihanda ang James chapter 5 verse 8. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At ang huli, Luke chapter 21 verse 34 and 36. Kindly. 1 Corinthians chapter 15 verse 22 up to 28. Sa aklat ng 1 Corinto, ang kabanata 15, ang talata 22 hanggang 28. Sapagkat kung paano kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Datapwat ang bawat isa ay sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo... Tingnan niyo po. Excuse me po. Pakinggan ninyo ito dahil ito yung keyword. Sapagkat kung paano kay Adam at lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay mabubuhay. Datapwat ang bawat isa'y sa kanyang sariling katayuan. Ibig sabihin, hindi ko maliligtas yung aking mahal na anak. Neither ako maliligtas ng dahil sa aking anak. Kailangan kanya-kanya ang kaligtasan. Kinakailangang pumunta ka rito, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Magpuri ka, sumayaw ka, pumalakpak ka, sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, damhin mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Pag nariyan sa iyo ito, after baptism in Jesus name, sure, pagtunog ng trumpeta, wala kang absent, Miyerkules, Biyernes at Linggo, lagi kang nagtatapat, pagtunog ng trumpeta, tatagos ka sa bubong na ito, para kang, hallelujah, invisible thing, para kang anghel na lulusot dito sa salubong sa mahal na Panginoon, from corruptible body to incorruptible body. Kanya-kanya ang kaligtasan. Tuloy ang basa. Kindly, praise the Lord. Datapot ang bawat isa, ay sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama, pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa, datapwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinanggi iyong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Siguro naman, maminamahal, wala na tayong may pagtatanggi dito. Wala na magsasabi dito, hindi kasi ako pinangaralan ng ordained preacher namin. Hindi ko kasi narinig yan sa aming mahal na pastor. Ayan. Kaya hindi pwedeng magpipreach tayo dito, may preaching din tayo sa likod. Kung magpatuto tayo dito, magpatuto din tayo sa likod. Makinig tayo dito sa harapan dahil itong lahat ay pagkain ito para yung ating mga kaluluwang kulang na kulang mapupunuan ng mahal na Panginoon. First, James chapter 5 verse 8. James, Santiago, kindly. Dito sa aklat ng Santiago, kabanata 5, talata 8, so, mangagtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Lucas 21:34 hanggang 36. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanata 21, talata 34 hanggang 36, ito pong sinasabi. Datapwat mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At tumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi biro, maminamahal. Sabi ng Biblia, I will shorten the time for the elect's sake. Sabi ng Biblia, manalangin kayo na ang pagdagit ng mga banal, hindi ako, hindi kayo, hindi tayo nanlalamig. Hindi araw ng Sabat. Anong araw ng Sabat? Sabi na Sabadista, araw ng Sabat, araw ng pamamahinga. Kaya kami ang nasa katotohanan. Hindi po totoo. Ang araw ng Sabat, araw ng pamamahinga. Nagpapahinga ang tao. Nagpapahingalay ang tao. Ang ibig sabihin, nanlalamig ka. Nanglulupaypay ka. Kaya mag-isip ka ngayon kung nanlalamig ka, kung nalulupaypay ka ngayon. Mag-isip ka. Sabi ng Biblia, baka kayo po'y makot unaware. Hindi kayo makapagbantay sa inyong mga kaligtasan. Maagaw ang inyong kaligtasan ng mga gawa ng demonyo na si Satanas. Si Satanas pumunta dito upang pumuksa, pumatay, agawin ang ating mga kaligtasan. Ayaw natin, maminamahal, na maagaw ang inyong kaligtasan ni Satanas. Kaya kinakailangan magpakainit tayo. Kinakailangan magpatuloy tayo. Manatili tayo. Ayaw mo man magpuri. Lalo kang magpuri. Ayaw mong mag-ayuno. Lalo kang mag-ayuno. Akala natin lalamig ang impyerno. Amen? Mga nanay, ang sabi na, ipanalangin na aking mga anak, aming mga anak, na sobra ng panlalamig, naninigarilyo na, nag-a-addict na, umiinom na ng alak. Akala siguro, yung pagiging addict at pag-inom ng alak, makadala sa kanya sa langit. Tuloy yan sa impyerno! Pag hindi yan magbago, kung hindi yan manumbalik, at mapakumbaba, isang tiyak na bagay, impyerno ang patutunguhan yan. Kabag-habag yan. Hindi mo maliligtas kahit apo mo, kahit anak mo, kahit kapatid mo. Kinakailangan ipagtrabaho niya ang kanyang kaligtasan. Walang bata dito, walang matanda na pinag-uusapan. Ang kailangan dito, alam mo ang kasalanan. Refrain from doing sin. Magpatuloy kang maglingkod sa Diyos. Huwag mong baliwalain ang ating mga ginagawa dito. Dahil ikaw ay apo ng ordained preacher, ang impyerno nakantay na sa iyo. Kung hindi ka titigil sa iyong kahibangan. Dahil ikaw ililigtas, dahil ordained preacher, pastor ang tatay mo. Hindi! Ang impyerno nakantay na sa'yo. Pag ikay namatay ngayon, ang impyerno sasalubong sa'yo, si Satanas, tuwang-tuwa pa sa'yo. Kaya kinakailangan magsisi ka. Magsisi tayo. Kinakailangan pagsisihan natin ating mga kasalanan dahil hindi lalamig ang impyerno para sa atin. Amen! Hindi ka madala ng nanay mo, ng tatay mo sa langit kung hindi ka pakikinig sa mga ngaral. Mahal na mahal namin kayo.
Ayaw namin kayong mapahamak. Gusto namin kayong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Kaya never kong ginagamit na ako'y pamangkin ng ating mahal na assistant pastor. Pag-ibanghilyo ang kaligtasan ng pag-uusapan. Dahil buong akala ko, kung ganun, maliligtas na ako. Total, may-ari ng langit at lupa ang malapay ni Jesus, anak niya at inutusang propeta, prophetess ng ating dearly pastor, dearly beloved pastor, dearly beloved assistant pastor. Okay na ako? No. Lalo akong nagsusumikap dahil ang aking standard ay 3 times sa ordinaryong manggagawa at ordinaryong mananampalataya. Ang mga beloved babies, 2 times ang kanilang standard na gusto ng ating mahal na pastor. Kaya kung pamangkin ka ng ordained preacher, kung apo ka ng ordained preacher, 3 times ang standard mo. Kung ang ordained preacher mo, grabing magpuri, grabing manalangin, grabing mangaral, dapat lagpasan mo pa. Amen. Amen. Dapat gawin mong pag-aayuno, yung malagpasan mo pa yung pag-aayuno ng ordained preacher mo, ng pastor mo, ng kasama mong mga manggagawa. Dahil kung hindi, kawawa ka, kabag-habag ka. Darating ang araw, magulat ka na lang. Yung nakita ni Brother Dandan Ruiz, nang nakita ni Sister Lily Leonor, yung ating kapatid sa Pampanga na pinagpala ngayon, ang sabi niya, grabe ng pagpapala, napakadaling maramdaman ang presensya ng Malapaginoon. At ang sabi pa ng ordained preacher doon, mag-ready-ready ka na ng barong dahil kasama ka ng manalangin. Ikaw na mag-closing prayer, ikaw na mag-pray for giving. Di, grabe pang pagpapala! Palagpagan po natin ang ating Malapaginoon! Awitan natin ang ating Diyos na buhay. Tayo po natin tumayo. Amen. Maraming maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginawa. Itong araling ito, maminamahal, magsisink in sa ating mga puso. Ito, maminamahal, ay talagang wag mawalay. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him all the things I do not need and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His and offering of the highest praise a servant walk the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I bless before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. To serve Him is my goal. How could I withhold whatever mine He's given me? It's not my own, it's His alone. Whatever He requires, that is my desire. Whatever He may need, hallelujah, I'll pay the cost, hallelujah. I will not offer anything that cost me nothing. I bless before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, I will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Hallelujah, hallelujah.
am I'm called to sacrifice. It will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Mga minamahal, bakit pinaunahan na kayong pangaralan na yung willful innocence ay nonsense? Alam mo na ang tama, alam mo na ang mali, ginagawa mo pa rin. Anong klaseng tao tayo? Kristiyano ba talaga tayong totoo? Itubog mo ang iyong daliri sa init na tubig lang, mapapasok ka. Ano pa kaya kung isugba ka, itapon ka doon sa naglagablab na apoy, asupre, hindi na mamatay, ang uod papasok sa ilong mo, sa mata mo, sa tainga mo, dahil sa kastigasan ng ulo mo. Sa totoo lang, wala ka namang ginagawang mabuti sa harapan ng nanay at tatay mo, ng kapatid mo, ng mga manggagawa mo, lalo na ng sa mahal na Panginoon. Itong kantang ito, mami naman, hindi tayo nag-o-offer ng ating mga sarili na walang halaga. Ano bang i-offer mo na may halaga sa ating Diyos? Ang buhay at dalisay na paglilingkod sa Diyos, Miyerkules, Biyernes at Linggo, pagiging matapat sa lahat ng bagay, pamumuhay na may kabanalan, pagdadala ng mga bunga sa pana ng ating Diyos na buhay. Sabi ng mahal na pastor, kahit hindi totoo ang langit, bibirhin ko isang kaluluwa ng milyon, sabi ng mahal na pastor. Dahil ang sabi na sino nagpapagaling sa aking insomnia? Ay, yung abang lingkod. Sino nagpapagaling sa aking AIDS? Sakit ko sa babae. Kinuto na ako, nilisa na ako. Hindi lang dugo na ang aking inihihi. Anong aking ikaganti sa Diyos? Pagkatapos ako'y pagalingin, babalik pa ba ako sa aking buhay? Dati! Grabe. Grabing kamangmangan. Pagkatapos mong malaman, makita ang katotohanan, ang mga bulak na nakakita, ang mga pilay lumakad, ang mga kitungin nilinis. Pagkatapos mong makita, marinig, maging ang COVID walang nagawa, pinagagaling ng mahal na Panginoon ang mga may COVID mula sa Amerika, dito sa Malacañang, sa mga kapatiran natin dito, nagpapa-pray over lang, pinagagaling ng mahal na Panginoon. What cost you nothing? I cannot come before righteous soul. No opportunity. I do not live and hope is blessed. For he wants me to give a heart that's fully his, an offering of the highest price. And all the Lord in you. And for anything that cost me nothing, I'll praise before Him nothingness than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that cost me nothing. To serve Him is my goal. How could I ignore whatever might He's given me? It's not my own.
it's His alone. Whatever He requires, that is my desire. Whatever He demands from me, I'll pay the cost, gain or loss. And I will not offer anything that cost me nothing. I bless before Him. Hallelujah! Thank you so much, dear Jesus. I will not offer anything that costs me nothing. I will not offer anything that costs me nothing. I will not offer anything that costs me nothing. Mga minabahan, napakapalad natin. Darating ang araw, hindi na ninyo maririnig ang boses na yan. Wala nang ganyang pangangaral na paalalahanan tayo palagi. Maraming mga Kristiyano, pinipili lamang ang gustong pakikinggan. Kung mahal mo ang iyong kaligtasan, mapaikaw ay bata, mapaikaw ay matanda. Take note. Panahon na upang ihanda ang ating mga sarili. Anytime rapture will takes place. Ang bilin ko sa inyo na maiiwan sa rapture of the church, huwag kayong magpatatak ng 666. Di baling magpapugot na lang kayo ng ulo. Tiyak ang inyong kaligtasan. Pero bakit kailangan pang dadanas tayo sa pugutan ng ulo? Kung ngayon pakikinggan mo ang boses ng Diyos. Ang maliit na boses ng mga Panginoon na nakikipag-usap sa inyo. Anak, mahal na mahal kita. Apo, mahal na mahal kita. Pamangkin, mahal na mahal kita. Kapatid, mahal na mahal kita. Ayaw kong maiwan ka sa rapture. Makinig ka sa busis ng Diyos. Isuko mo ng iyong sarili. Sumunod ka. Hubarin mo ang pride mo. Hubarin mo ang pagiging salbahi mo. Hubarin mo ang pagiging stubborn mo. Hubarin mo ang pagiging mayabang mo. Manumbalik ka sa ating Diyos. Mag-ayuno ka ng 10 araw para mapatawad ka. Hanggang hindi mo matapos ang 10 araw na kasalanan mong ginawa, hindi ka mapatawad ng Malapanginoon. Pero sa ating minamahal na mga kapatid na narito, na ngayon lamang nakapakinig ng ganitong klaseng pangangaral, hindi po kayo kasali doon sa aking sinasabi sa inyo. Dahil mahal kayo ng mahal ng Panginoon, ngayon lang ninyo narinig ang ebanghelyo ng kaligtasan. Gusto ng Diyos na kayo po'y makasama niya sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan mo lamang, kapatid, ay tanggapin si Kristo ng iyong tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay. Magsisi sa iyong kasalanan, maniwala, sumampalataya, magtiwala sa Diyos. Si Kristo ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Si Kristo ngayon, bukas at ang darating. Siya lamang ang tanggapin. May apat na reglamento ang kaligtasan. Unang-una na ay pananampalataya. Pangalawa ay pagsisisi. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Kapag natanggap mo ang apat na reglamentong ito, makakasama ka sa aming pagdagit ng mga banal. Makasama ka sa totoong pamilya ng Diyos. And we welcome you in the royal family of God.
at sa mga kapatid natin na may matinding mga pangailangan, may mga problema, may mga suliranin sa kasalukuyan. Ilagak ninyo yung pagtitiwala sa Malapanginoon. Ang mga nalulupaypay na nalamig, ibalik sa inyo ang unang pag-ibig ninyo sa Malapanginoon. Ang nandiyan sa mga kapighatian, andiyan sa kalumbayan, ang Diyos ang mag-aaliw sa inyo. Kasama natin palagi ang ating mahal na Panginoon sa tuwing kumikilos sa ating kalagitan ng ating Diyos na buhay, samantalahin ninyo. Kesa po ito tayo manalangin, dagil at mapagpala namin Diyos, sama namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli sa hapong ito. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta or dearly beloved Pastor Will Distrada Almeda. Ngayon bang lingkod ay nagsusumamo, mahal na Panginoon. Kahabagan mo kaming lahat na narito, patawarin mo kami sa aming mga kasalanang nagawa. Hugasan, linisin ang banal na dugo na mago sa krus ng Kalbaryo. At anumang mga daladalang mga problema, mga suliranin, aking minamahal na mga kapatid, abutin niyo po na yung mapagpalang kamay, pakinggan mo sila, mahal na Panginoon. Matuto na silang manalangin, matuto na silang magpuri, matuto na silang dumalo, matuto na silang magbigay na may katapatan, matuto na silang magdala ng mga bunga, matuto na silang sumunod sa kabanalan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta or dearly beloved Pastor Will Distrada Almeda, ang lahat ng ito ay aking idinadalangin sa matamis na makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth. Lahat magsabing Amen. Ipatong inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Ang bawat sakit sa puso, ilagay dito sa kanan, kaliwang dibdib sa tapat ng puso. Sabihin niyo, karamdamang sakit sa puso, cast out from me, be healed in Jesus' name. Sabihin niyo, maminamahal. Kung kayo man po ay, hallelujah, nanlalamig, nanlulupaypay, sabihin niyo, demonyong pandalamig, panlulupaypay, cast out from me in Jesus' name. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus at ang mga, hallelujah, mga kahilingan ninyo, maminamahal, kaligtasan ninyo, mga mahal sa buhay, ang mga, hallelujah, mga trabaho ninyo, mga pinagkakitaan, pasaganain ng mga Panginoon. Hallelujah, sa mga pangalang pangalan ni Jesucristo taga Nazareth, I command you, demons of incurable sicknesses, diseases, doubts and unbelief, hallelujah, cancer, leukemia, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, asthma, hallelujah, hallelujah, emphysema, cast out, hallelujah, goiter, hallelujah, cast out, panalabig, panalupaypay, demonyo ng kahirapan, cast out, in the mighty name of Jesus, Lord, hallelujah, there is Jesus, iligtas mo na ang aming mga mahal sa buhay, na hindi pa namin kasama sa aming paglilingkod sa iyo sa lalong madaling panahon. Sa pangalan ni Jesus Kristo na taga Nazareth, we claim the promise, the answers of our prayers. In Jesus' name, be healed in Jesus' name. Complete healing and deliverance, we pray right now in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. 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 Maminamahal. Kaya hindi po maaalis yung mga kahinaan natin. Wala tayong kagalakan, wala tayong para tayong laging lugi. Dahil ni pagpapalakpak, hindi tayo makapalakpak. Hindi ako ang pinapalakpakan ninyo dito. Pag pinasisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, hindi si Brother Boboy ang inyong pinag-hallelujah, praise the Lord. Ang Diyos ang ating pinag-hallelujah, praise the Lord. Kaya ang sabi ng mala pastor, nasabingit ka ng car accident. May ahas dyan sa tabi mo. Ikaw ay nandun sa mga bukid-bukid. Natapakan mo ang ahas. Sigaw ka lang, hallelujah, praise the Lord. Hindi ka makakagat kung kagatin ka man. Tulad ni Sister Maura, maminamahal, diakonisa sa Tarlac, kinagat ng kobra. Madaling araw, pumunta sa Pilapil, kinagat. Pagkagat, akala niya, maminamahal, may kumagat sa kanya, akala, kinagat ng lamok. Sumigaw siya, hallelujah, praise the Lord! Pagtingin niya, maminamahal, ang kobra namatay. Nag-hallelujah, praise the Lord! Namatay ang kobra! Nagulat siya dahil dumugo yung kanyang paa. Dumugo yung kanyang paa. Tininan yung kanyang paa. Andoon yung dalawang pangil ng kobra. Dumikit sa kanyang paa. Hindi tumagos! Nabali! Ang ibig sabihin ng hallelujah, praise the Lord, makapangyarihan. Mula ngayon, ugaliin natin pag makapuntos ang mga ngaral tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo during testimony portion. May mga patotoo dyan. Ang ganda-ganda ng patotoo. Pumalakpak ka ng malakas, sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, para yung lumambitin sa mga mata mo
ng mga alipuris ng mga demonyo, ng demonyo, tatakas yan sa pangalan ni Jesus. Milya-milya ng layo. Amen! Para makapangyarihan ka. Kaya ngayon, lutas na ang mga problema. Tinugon na lahat ng mga panalangin natin. Magpasalamat tayo. Tumalon tatlong beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Maraming maraming salamat. Amin. Diyos na buhay, napakabait mo sa amin. Amen. Amen. Tiyak, marami tayong natutunan. Pumalakpak yung lahat ng mga may natutunan. Tayo tuloy-tuloy na maminamahal sa ating Holy Supper habang ating binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, Brother Alvin Reyes, para sa ating pong pagtitake ng Holy Supper. Praise the Lord. Habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Lord. Thank you.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po mga minamahal ay magdaraos po ng ating banal na hapunan, mga minamahal. Ang banal na hapunan po, mga minamahal, ay isinasagawa bilang pag-alaala sa dakilang pag-aalay ng buhay ng mahal na Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya't atin pong alalahanin, mga minamahal, at isipin ang di maipaliwanag na hirap na kailangang tiisin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Siya ay hinagupit ng panghampas na may mga bakal, mga minamahal, na sa tuwing hinihila ang pangampas nito, sumasama po ang laman at nilakad ang daan, hallelujah, ang malayong daan na pasan-pasan, ang napakabigat na krus tungo sa Kalbaryo kung saan siya ipinako. Nilagyan ng putong kurunang tinig sa kanyang ulo, ibinaon, kanyang ibinigay, mga minamahal, ang kanyang kaisa-isang buhay upang ikaw at ako ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya't sinasabi ng Hebreo 12:2, Isaiah 53:4-5, na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinakta ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsyang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Sagrado po, mga minamahal, ang ating sinasagawang ito. Kung kaya tiyakin natin tayo po ay karapat-dapat. Amen? Siyasatin po natin ang ating mga puso at tayo po ay magsisi. Sa mga baguhan po, hindi pa po kayo pwedeng sumalo sa banal na hapunan kung kayo po ay hindi pa nababautismuan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kung tayo po ay may mga kagalit na hindi po natin mapatawad, mga minamahal, ating lapitan, patawarin po natin sila, mga minamahal. Alisin po natin yung ating pride, hallelujah, upang maging katanggap-tanggap sa mahal na Panginoong Hesus ang ating pagsalo sa banal na hapunan. Ano mang kasalanan natin, mga minamahal, na ating nagawa sa mga oras na ito, ating pagsisihan, mga minamahal, at mangako sa ating dakilang Diyos na ito'y hindi na po muli natin pong uulitin, mga minamahal. Ang ating minamahal at ginagalang ng mga magulang sa mahal na Panginoon ay laging nagbibilin sa bawat isa atin na ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginig. Pagsumikapan, mga minamahal, sundin ang lahat ng kanyang kautusan. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, 1 Korinto kabanata 11 talatay 27 hanggang 30, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Tayo po, mga minamahal, hallelujah, sama-samang manalangin sa ating pinakamamahal na Pengsus, hallelujah. Sama-sama po tayo, mga minamahal, humingi ng kapatawaran sa lahat po ng ating mga pagkukulang pagkakasala sa ating pinakamamahal na Pengsus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Pengsukristo. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Ebanghelista, Pastor Weldy Stradal Meda, lubos-labis po kami nagsisisi, nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong banahal na harapan sa mga oras na ito. Nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Kahabagan mo po kaming lahat, malapeng Jesus, hallelujah. Ugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus,
Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hawakan po natin, mga minamahal, ang tinapay na nagsimbolong katawan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sinasabi na aklat ng Unang Korinto, Kabanata 11, talatay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kanin po natin sabay-sabay ang tinapay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awakan po natin, mga minamahal, ang katas ng ubas na nagsisimbolong dugo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sinasabi ng aklat ng Unang Korinto, Kabanata 11, talatay 25. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Inumin po natin sabay-sabay ang katas ng ubas, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salamat po, mahal na Panginoon. By His word, we are healed. By His word, we are healed. By His word, we are healed. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alalahanin, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang kaisasang buhay para sa iyo at sa akin upang magmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Maraming maraming salamat sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo tuloy-tuloy na po, mga minamahal.
Praise the Lord, hallelujah. Sa announcement, mga minamahal. At atin na pong binibigay po pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alahad magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, sa matagumpay na ating pong pagtingin ng ating pong Holy Supper. Amen. At napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago tayo magpatuloy, mga minamahal, sa ating mga bisita, sa ating mga newcomers po, mga minamahal, na nabanggit po kanina, inanyayan po natin sila kung sila ay nandito pa po, mga minamahal, na napakahalaga na kanilang matanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kung narito po ating pong beloved Brother Jerin Lacaba, kung nandito pa po sila. Kaya ilis ating pong beloved assist po. Amen. Sa mga hindi pa po nakatanggap sa ating mahal na Panginoon, napakahalaga po ng inyong gagawin ang pagtanggap sa mahal na Panginoon. May apat na reglamento po ng kaligtasan. At ito po, mga minamahal, ay ayon sa Biblia, mga minamahal, na nais ng mahal na Panginoon dahil ang Diyos po, mga minamahal, ay totoo sa kanyang pangako. Ang inihanda niya sa atin ay buhay, kaligtasan, buhay na walanggan, mga minamahal, sa piling niya. Simple lang ang ating gagawin, mga minamahal. Una, yung pananampalataya. Ang sabi ng Biblia sa Hebreo, ang pananampalataya, ito yung paniniwala sa bagay na hindi natin nakikita, pero ating sinasampalatayanan. Tulad ng Diyos, ang Diyos ay hindi natin nakikita dahil ang Diyos ay espiritu. At ang sabi ng Biblia, kung tayo may pananampalataya, ay tayo ay marapat na humarap sa ating mahal na Panginoon. Pangalawa ay ang pagsisisi. Lahat tayo ay likas na tao, may pagkukulang. At kailangan nating lumapit sa Diyos dahil handa tayong patawarin ng ating mahal na Panginoon. Walang ibang makapagpapatawad sa atin, kundi ang pinakamahal na Panginoon. Kaya ating pagsisihan ang ating mga kasalanan, nagmumula sa ating mga puso. Pangatlo ay kailangan nating ganapin yung bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ito ay hindi po paglipat ng reliyon sa mag-nais pong bautismo. Yan, i-explain po yan mamaya kung ano po ang tunay na kahulugan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. At yung pang-apat ay yung Santong Espiritu, mahal na Panginoon. Minsan po, mga minamahal, mapapansin natin na ito pa po, minsan ang naglilid po yung ating maramdaman ang banal presensya ng mahal na Panginoon. Tayo ay manginig, tayo ay maiyak, mga minamahal. Yan ay pagdamal banal presensya ng mahal na Panginoon. Yung unang tatlo ay napakahalaga na ating magawa. Una, pananampalataya. Sumampalataya tayo ang Diyos, bagamat hindi natin nakikita. Pag ating ipikit ang ating mga mata, maramdaman natin ang ating mahal na Panginoon, siya ay ating sinasampalatayan, totoo, buhay. Pangalawa, kinakailangan pagsisihan ang ating mga kasalanan. Handa tayong patawarin ng mahal na Panginoon. At pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Kaya sa oras ito inyong itaas, ang inyong dalawang kamay, ito'y tanda ng paggalang. Tanda ng paggalang ito sa ating mahal na Panginoon. Kung paanong sa mga kakilala natin, sa mga artista, ay grabe ating pagkaway, lalo pa kaya sa Diyos na buhay. Ating sambitin, nagmula sa ating puso ang panalangin ito. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y isang makasalanan, nagpapakumbaba sa iyong harapan, humingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Hugasan mo po ako at linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Panginoon, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo po, mahal na Panginoong Hesus, ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, sampu ng aking mga pamilya. Ito po ang simula ng aking paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pabalik. Ito ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Kami na lamang po ang manalangin. Tayo magkaisang manalangin, mga minamahal, para sa mga kaluluwang lumapit. Sumampalataya sa ating mahal na Panginoon. Haludakinang palang Diyos, mga panasa sa pangalan mo, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwa na narito yung dinala
na sila'y sumasampalataya, handa pagsisihan ang kanilang kasalanan. Malapay noon, anuman ang kanilang pangangailangan, tugunin mo, iligtas mo sila sa ampunan ng kanilang mamahal sa buhay. Hindi ito ang huli ng kanilang paglilingkod sa iyo, bagkus ito ang umpisa ng kapaglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbalik. Pagpalain mo sila, malapay noon, isulat mo ang pangalan niya sa aklat ng buhay sa kanitan, sa ampunan ng kanilang sa buhay. Ito pa ang sampalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Maupo na po kayo, mga minamahal. God bless po. Pagpalain po kayo ng lubos na ating malapay noon at huwag po kayo umuwi na hindi po matanggap ang bautismo sa tubig. Sa pangalan ating malapayan, so sa amin. At bago ito yung mga tuloy, sa patuloy lamang kahabagan ating malapayan noon, sa kapayang tulad ng ating pong beloved or the preacher ko yung bubuhin niya sa dakong ito, ako po yung nagpapabuo ng pinapataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba, para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na payarong Jesus. Amen. Dobling paggalang pabati na sa magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda. At lagi po natin inaalala, mobile turno na isang aral ating pong minamahal ginagalang assistant pastor, Lina C. Almeda, sa kanilang pong mga beloved children, sa ating pong mga minamahal na manggawa sa dakong ito, sa ating pong mga minamahal na elders, sa inyong po mga minamahal, datihan man, sa mga abaguhan po mga minamahal, sa ating mga Facebook viewers, isang mapalang hapon po sa ating lahat, at gayon din ating binabati. Amen. Ating nakasama sa hapong ito, aking mamahal sa buhay, mga minamahal, aking pong loved ones, sa kabagan ng ating malapay noon, praise the Lord, at isang mapalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan ating malapay noon, at mga minamahal, yung ating pong Holy Supper, ang ating pong mga minamahal kukunin ay ating pong special monthly blood offering. Ito pong monthly blood offering natin na ipagkakalob, mga minamahal, ayon sa sinabi ng ating malapay noon, lagi nating pakatandaan na itong pagkakalob natin ng ating special offering ay hindi, mga minamahal, nangangahulugan na at tayo, mga minamahal, ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Dahil tinapos na ng malapay noon sa krus ng Kalbaryo ang ating mga kaligtasan, ang ating mga kasalanan mapatawad. Yamang tayo lumapit sa mga oras na ito. Itong ating pagkakalob na ito, mga minamahal, ay sumisimbolo lamang ito ng ating pagpapakita ng ating taus-pusong pasasalamat, pagupuri sa malapay noon na hindi man tayo karapat-dapat. Imagine, mga minamahal, siya ay Diyos na katawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Amen? Kaya itong monthly blood offering natin, itong ipinagkakalob, sabi ng Biblia, lagi natin pagkatandaan ang mga Kristiyanong laging naghahandog, siya laging pinapaging banal ng ating pinakamamalapay noon. Dahil ang unang nagpakita ng paghahandog ay ang malapay noon. Inihandog niya ang kanyang sarili. At ito, mga minamahal, nating gagawin, special monthly blood offering, mga minamahal, ay pagtanaw ng ating utang-loob, pagpapakita, pagpapabuo ng ating pasalamat sa malapay noon. Amen? Sa mga magulang sa isang pamilya, mga minamahal, ay mula sa ating mentors, ang sabi ng ating malapastor po, mga minamahal, at kanilang mga extension po, mga minamahal mga gawa, sa mag-asawa sa isa po, mga minamahal, ay kalob ng 50 pesos po, mga minamahal, at sa mga anak po, mga minamahal, ang isa ay 25 pesos, mga minamahal. So kung ang ating anak, mga minamahal, ay dalawa po, mga minamahal, at narito po sila na kasama nating naglilingkod sa malapay noon, ay ang isa po ay 25 pesos. Huwag nating isipin, mga minamahal, na ito, mga minamahal, ay kumbaga, mga minamahal, ay tayo pinipilit. Amen? Ito, sabi ng Biblia, mga minamahal, pagpapakita na ating pinapasalamatan ang ating malapay noon na sa kanyang kabayubay sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nagkamit ng kaligtasan. Wala ito, mga minamahal, ang ating ginagawa, hindi upang tulungan ng Diyos. Hindi natin matutulungan ng Diyos. Tayo ang nangangailangan sa Diyos, mga minamahal. Kaya huwag natin, mga minamahal, ugaliin na yung ating ipagkaloob ay, kumbaga, mga minamahal, ay binibilang natin sa panalapay noon. Huwag po, mga minamahal, yan ay mula sa ating mga puso, ipagkaloob, ihandog. Kaya nga ito handog, mga minamahal, dahil wala tayong ibang hangarin, mapapurihan lang ang malapay noon. Amen? Kaya sa oras na ito, mga minamahal, inuulit po natin, mga minamahal, sa mga magulang po, mga minamahal, 50 pesos po, mga minamahal, sa mga sa anak po, ang isa po, mga minamahal, 25, kung sila kasama natin, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa oras na ito, mga minamahal, ating pong ipalangin, ating pong special offering, narito po ating pong beloved Brother Romy Benitez upang iparalangin po, mga minamahal, ating pong ipagkalob na special offering na ito ay masaganang basbasan ng ating malapay. Magkalob tayo, mga minamahal, ng may kagalakan sa ating mga puso. Amen?
God bless po, beloved Elder Marlon Rivera. Tayo pong lahat ay magkaisa upang ating panalangin ang ating ipagkakaloob. Opo, dakilang Diyos, ang manaming banal na makapangyarihan sa lahat. At sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po, Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Narito kami, Panginoon, na nagkakaisa, na kami magkaloob, Panginoon, ng monthly blood offering, Panginoon Hesus. Maraming salamat sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na ibinigay mo ang iyong buhay, ikaw ay ipinako doon, Panginoon, upang bawat isa sa amin ay mapatawad sa aming mga kasalanan, pinagaling ang aming mga karamdaman, Panginoong Hesus. Maraming salamat po maging sa iyong mga anak, Panginoon, na nagkaloob, Panginoon, patuloy na ibuhos mo ang iyong masaganang pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon, maging sa mga nais magkaloob, ngunit dahil sa kawalan, dalangin po namin ang iyong masaganang pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Hesus. Amen. 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 Praise the Lord. Palapakan po natin ating mula Panginoon. God bless po mga minamahal at ang mula Panginoon po ang magbalik ng billion times, trillion times mga minamahal higit pa sa inyong pangailangan. Amen. At tayo po mga minamahal, tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating pong announcement, ang balagawain ng ating pinakamamahal Panginoon mga minamahal ay tuloy-tuloy pong dinaraos dito sa Mamaralaw Baybay Along Palaming Road ang ating pong midweek service tuwing Wednesday. Nag-start po tayo ng alauna ng hapon, natapos na po tayo alas 5 ng hapon. At naman pong overnight prayer mga minamahal tuwing Friday, nag-start po tayo alas 9 ng gabi, natapos na po tayo alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang ating pong general service mga minamahal tuwing Linggo, nag-start po tayo alas 9 ng umaga, natapos na po tayo ng alas 3 ng hapon. Gayun din po mga minamahal sa Bible study dyan sa Barangay Tibag, sa ating pong Benitez Residence po mga minamahal, alas dos ng hapon mga minamahal hanggang alas 5 po ng hapon. At bawat balagawain nating malapay noon, patuloy nating daluhan mga minamahal. Dumalo lamang tayo ng dumalo mga minamahal ayon sa ating napakinggan. Yung ating ginagawang ito mga minamahal ay pagtatrabaho na pala ng ating mga kaligtasan. Amen. Praise the Lord. At tayo rin ang pagpapalain, anumang mga problema, mga pagsubok, karamdaman ang maaring dumating. Kapag tayo laging nananagana sa gawain ng malapay noon, hindi tayo kailanman mauminamahal maitutumba ng anumang pagsubok, ng anumang problema na yan, mauminamahal. Dahil puspos tayo ng pananampalataya, ng pag-ibig, pag-asa sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya magpatuloy tayong dumalo po, mauminamahal, nag-dumalo. At gayon din, mauminamahal, sa ating pong uwi, maaari nyong idaan yung 5 piso, 10 piso dyan sa Beloved Reformation, mga minamahal. Yung maliit na box po dyan, mga minamahal, sa nagnais magkaloob ng kanyang 5 piso, 10 piso, para sa patuloy na gawain ng malapay noon, dyan dinaraos sa TV po, mga minamahal. Marami pong mga kababayan natin ang nakapakikinig, nakapanunood ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, at sila po mga minamahal ay nagkakaroon ng katugunan sa kanilang dalangin sa unang pangaral ating malapastor Wilde Sad Almeda. Sila rin po mga minamahal ay magkaroon ng kaligtasan, buhay ng walang kasapili ng ating malapay noon. Kaya maaari po nating idaan yung ating pong ipagkaloob na 5 piso, 10 piso mga minamahal dyan sa maliit na bagsa at information po mga minamahal. At magpatuloy tayo na maghayo mga minamahal sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa po natin nakasama sa paglingsong ng malapay noon. Lagi nating i-share ang malapay noon. Amen. Napakahalaga sa buhay ng tao ang magkaroon ng tagapagligtas, walang iba ang ating Diyos, mga minamahal. At sa lagi nating pag-share ng kabutihan ng malapay noon, hindi natin alam, mga minamahal, kung kailan maaring
sila'y lumapit sa mga Panginoon. Kung tayo laging nag-share sa kanila mga minamahal, pag dumating ang time sila'y may problema na sa kalagitnaan ng pagsubok, maalala nila yung ating isinishare na may Diyos pala, na kayang magbago ng masamang pamumuhay, may Diyos na nagpapagaling, may Diyos na naghihimala, higit sa lahat, may Diyos na nakapagbibigay ng kaligtasan, buhay na walang gan. Amen? Kaya patuloy tayong maghayo at mag-follow up sa ating mga love, sa ating mga kapatiran. Nabihira po nating makasama sa pagkakas ng malapain. Lagi nating ipaalala ang kabutihan ng ating malapain. Magpaalalahanan tayo sa isa't isa. Amen? At mga minamahal, muli itong darating na Friday po, mga minamahal, ay ang sa rotation po, mga minamahal, ng pag-awit po ating pong beloved Jesus Finance Generation Choir at sa ating mga beloved Children's Choir. Kung nandito pa po ating mga beloved Children's Choir, naway sila po ay nakikinig sa kanilang mga magulang. Itong darating na overnight ay sila po ay, ayon nga sa sinabi, ay aawit na po, mga minamahal, every other Friday, mga minamahal. Nung nakaraang Friday, ating beloved Youth and Adult Choir po, mga minamahal. Kaya itong darating na Friday, ating pong mga beloved Children's Choir at ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Kaya kung paano nung linggo na marami yung ating mga pinagpalang mga anak po, mga minamahal, umawit, nagpuri sa mga Panginoon, nawa itong darating na Friday ay marami pa rin. Sabi ng Biblia, mga minamahal, napaka ganda na habang bata pa, mga minamahal, ay may train na doon sa landas na nais patahak ng mga Panginoon. Paglaki nila, walang kaproblema ang mga magulang. Kusa, mga minamahal, ang mga anak ang siyang magre-remind pa nga minsan, mga minamahal, sa kabutihan ng ating mga Panginoon. Amen? Marina po ba yun sa ating mga beloved Children's Choir sa kailang mga magulang itong darating na Friday? Kayo po ay awit na, kayo po ay dumalo po, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. At mayroon pong meeting after ng ating pong closing prayer, mga minamahal, sa ating magmula sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders po, sa ating mga beloved mga awit po, mga minamahal, sa ating mga beloved instrumentalists, mayroon po tayong meeting after ng ating pong closing prayer na napakalaga lagi ng ating pinag-uusapan tungkol sa ikalalago ng ating pananampalataya sa spiritual na buhay, mga minamahal. Kaya kung maaari, wala pong uuwi agad, at tayo po ay makiisa po sa ating pong meeting. Amen. Lahat po muna ng pinagpala sa ambong maghapon ito, magpuri sa mga Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at kung wala na po. Amen. Praise the Lord. At patuloy tayo, mga minamahal, nanawagan, mga minamahal, sa bawat isa atin, patuloy nating suportahan ang gawain ng malapay noon through TV program, mga minamahal, radio program, mga minamahal. At sa nais magkalupo, mga minamahal, maaari natin idaan yung ating pong limang piso, sampung piso dyan sa malinabag sa ating beloved sister information po, mga minamahal. Amen. At sa parang na yan, mga minamahal, sa medium na yan, sa through TV at radio, mga minamahal, napapadali yung pang-ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Palapakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po tumayo lahat, mga minamahal. Tayo po darako na sa ating panapos na panalangin. Tayo magkaisa sa magpasalamat sa mga Panginoon sa matagumpay at pinagpalang gagawain sa buong maghapon na ito. Narito po ating buong beloved Elder Brother Romy Benitez, amen, upang tayo pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Magkaisa tayong manalangin, mga minamahal, magpasalamat sa ating balapay noon. God bless po, beloved Elder Marlon de Vera. Tayo po natin magkaisa sa pagtatapos ng ating pananamban. Opo, dakilang Diyos, aming Diyos na magkapangyarihan sa lahat. At sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po, O Diyos, sa katagumpayan, Panginoon, tagumpay ng aming pananambahan, Panginoon, na iyong nilangisan, Panginoon, na magmula sa mga papuring awit, Panginoon, sa mga joyful, solemn song, Panginoon, at sa mga pinagpalang patutuo, Panginoon, ng iyong mga pinagpalang mga anak, Panginoong Hesus, maging sa mga papuring awit ng iyong mga awit. Maraming salamat po, O Diyos, maging sa pagbibigay ng ikapot handog na susi ng pagpapala. Maraming salamat po, O Diyos, at sa higit sa lahat, O Diyos, sa ebanghelyo ng kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Dalangin po namin na ang iyong salita, O Diyos, na aming napakinggan ay ilagay mo sa matabang bahagi ng aming mga puso, Panginoon, upang ito ay aming magamit sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, at sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat dahil kami ay idinako mo, Panginoon, sa lugar na ito na naroon, Panginoon, ang iyong pag-iingat, Panginoon, at tunay nga po sa aming pag-uwi, Panginoon, patuloy na
ang iyong pag-iingat sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, at ilayo mo kami sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ilayo mo ang bawat isa na narito sa sakit na COVID-19, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, maging sa aming pananambahan, Panginoon. Patuloy mo kaming ibalik dito sa susunod na gawain sa araw ng Miyerkules, Biyernes, at sa Linggo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise the Lord. Magkawayan po tayo, ma'am.